sa mga pinaka ano no, pinaka advance or mina pick na ginagawa dito ng Falcons. I mean ng Aurora. Actually, parang nakikita ko yung, nga is yung Aurora yung ano, yung mas nagre-react right now. Talagang tinanggalan nila, pinilayan nila ng Falcons AP brand ng Fanny ni Kyle Tizzy and yung Zask ni Few. So, si Dexter to, no? Dexter, tama? Yes. Oo, oo. Siya yung ano nung interview siya kanina, mayroon pa siyang ano, mayroon pa siyang pillow sa kanya. Ayan, ayan, ayan. So, ayan na, classic. First pick na. Okay. Ayun. We're gonna be moving on sa next rotation, first pick rotation. Ang tagal nung ano, nung bands, they took their time. Because again, this is the final game battle ng ating series. First lock in Shushin. Yeah. Shushin. So, kunin mo na. Nag-concede na rin ang ano, ang Aurora finally sa ano, sa Shushin. Nako! Strong heroes nila to. Magandang ano ah, actually yung itong dalawang coach na to no, si Coach Daki tsaka si Trevor no. Batak si Trevor sa draft eh. That's kasi true. Lagi ko nakikita yan sa my story ng ano eh, ng nasa friend ko eh. Mm-hmm. Sabi ko talagang pag tinitignan ko siya, isa rin sa nagdi-dictate ng good draft or great draft etong si Trevor kung paano niya pinapatakbo. At ramdam ko na on how they get that first two picks. Ang bilis. Ibig sabihin noon, decidido sila. Bigay natin yung Shushin, kunin natin agad itong dalawang to. So, nakuha na nila yung Harit, Hayabusa. Are they going in for that Roger Edith? Well, posible naman nilang gawin yun. Pero kasi medyo we really, oh my gosh, we really wouldn't recommend kasi nga merong Hayabusa. And Alpha is a good counter for Hayabusa kasi ano, parang makakailang quad shadow pa itong si Hayabusa bago tuluyang mabigyan si Alpha ng death. Pero Domeng also finally went for the Claude. They want a shredder na pwedeng makipagsabayan kay Gary. So you may think about this. So, hindi pa natin na pag-uusapan entirely yung Harith pick. Ang naisip ko, pag nag-Zaman Force siya, obviously, Synchrofusion, di ba? Doon siya gagalaw within his Zaman Force. I think that's the perfect place, if not the only place, na mag-Blazing Duet si Claude, assuming na they do want to take this Harith down. Kasi imagine na, mabypass mo lang yung Power of Nature, yung Wild Charge. Hopefully, malayo yung Hayabusa, you can definitely make the deal with the devil. Pero first three picks for each team, ready na. We will be moving on to second rotation naman ng mga bands natin. Again, to everyone watching, I hope you guys are enjoying just as we are. Huwag niyong kalimutan i-share ang ating live stream and ang tinanggal ay Minotaur. Posibleng gawin dito ng Aurora ulit yung Angela and Yuzong. Because of the Alpha. Mm-hmm. And madaling ma-heartstrings yung mga miyembro ng Falcons AP brand. But let's see if they have other pocket picks to show us. And as for Falcons AP brand, in order to like complete their team, kailangan pa nila ng gold laner, mm-hmm, and ng EXP laner. Iipitan muna nila, no? Mamaya na yun. ang ginagawa actually ng Falcons AP brand, iniipit nila yung post-fight. Inalis na nila yung good crowd control for that Minotaur. Pwede pa nilang ulitin for that next post 5 even Tegreal kung gusto nilang alisin dito or Angela. That glue na pocket pick kahapon, mm-hmm, ni Flap TC. At sabi nila, wag na natin pakawalan dito. Pwede rin silang mag-ban muna ng post 5 Tegreal kung sakali man nakuha sila dito ng good crowd control. They're taking their time. Okay, Edith. I guess they wanted to stop impossible na help or combo from Shushin or from Alpha. Yeah. But with that, you mentioned this, hindi na ban ang Tigreal. Baka nga yun naman lang i-pick up nila. Aurora, I just have to comment this. I like na they tried to think ahead. They saw Falco's AP brand use glue. They banned him out in case ilabas. Kasi kung isipin mo ah, pag sinampu ni Flap TZ yung kalaban, madaling mahahabon ng Harith tsaka ng Hayabusa to. Tama. Mm-hmm. Actually, yung balik, no. Now, wait. Last ban for the side. Na-realize ko na bukas pa pala yung Terizla, mm-hmm, ni Flap TZ. So, kailangan na ng Aurora mamili ng pangontra sa possible Arlott open. Yung binan. Open! Yung Terizla ang sinasabi ni JP dito. So, pwede kasi nila i-bait eh. Pwede sila mag-Valentina. Mm-hmm. Actually, kung kukuha sila ng Aurora, I mean, ng Terizla, i-open talaga nila para mas magamit nila
si Valentina. Pero Tirisla closing in for Falcons AP Bren. Bigla nilang niliko. Sige, alisin niyo Arlota. Hindi, posibleng may plano rin kasi yung Aurora dito na a dispersion plan para hindi sila mahatak ay ng penalty zones. Tingin nyo, Barats. Parang gusto nilang ipitin si Edward eh. Dun sa idea ng ano, ng force him no, na hindi, cornered ka, get this pick kasi may sagot na kami. Let's see. Benedetta ang makakabuhay sa kanila. Yan, sa ganito sitwasyon. Makaka-escape sila. Or, ewan ko, Diggy, pero I've never really seen. Natalo din sila sa, Diggy, no. Oo, medyo ano sila, kulang talaga sila sa, ano, sa firepower pagka kumuha ka pa ng Diggy dyan. That is a show as well as that XP. Bigla nilang dinaan dito sa kunat. Last pick for the side of Falcons, AP Bren. Sinong post for na, Louie or Aurora? Yan lang yung nakikita kong pwedeng ano, no? Pwedeng ilapag dito or pwede nilang i-utilize. And sa both ganyan ginagamit ni Few. Mm-hmm. So the odds are good. Yeah. Juggle nila yung magiging pick dito. So I say this all the time. Penalty zone, everyone will be jumping in. Except probably yung Hayabusa. But the idea is, pag magkakalapit sila, you need someone far stakes ni Xborg or yung Last Insanity para makapag-setup or damage them down before pumasok si Claude. Pero papasok si Lilia dito. Way of the Dragon din, syempre pagkasipa, pwede pang maglapag ng Glooms or ng Blooms yung Lilia dito. But the draft is now complete for game number 3. I say this all the time, but to emphasize this, I love yung draft nilang dalawa. Yeah, me grabe too. Kasi I was really thinking, for Falcons AP Brent, kailangan nila ng single target mage. Mm-hmm. But, kasi, dispersion na yung plano ngayon ng Aurora. So, hindi na sila pwede like yung hard crowd control, like group crowd control ngayon. Takasan na to. Takasan na yung plano nila. Takasan na. And speaking of takas, meron tayong black shoes ni Lilia, di ba? Yes. Pwede siya, ito ha, in a perfect world, pwedeng i-force ni Few yung blazing duet ni Doming, tas magba-black shoes lang siya. But with all of that said and done, ladies and gentlemen, this is the final game, Aurora versus Falcons AP Bren. Casters, pasok. For the draft actually mas gusto ko yung last pick. Ang grabe. Hindi kasi yan. Kasi ilan yung mga heroes na kailangan lumapit eh. Like for example, etong Cho, etong si Edward with that XP, even Alpha, Blazing Duet. So apat na heroes kailangan talagang lumapit bago mas ma-maximize yung kanilang potential. Kung titignan mo rin sabihin na natin almost melee etong si XP kasi hindi naman ganun kahaba yung ano niya eh, yung range niya pag nagpapaapoy-apoy. So gamit na gamit din talaga yung mga glooms nito ni Few pag naglalabas siya ng mga Jabombits. Tsaka yung black shoes pa niya mamaya, pero grabe yung nangyari kanina in just less than 1 minute. Kyle TZ talagang pinuruhan si Rene J, and that's already a big of a delay. Tinan mo, dahil dyan, si Ogwen nagkakaroon na ng space towards the camp of Aurora. Kailangan ni Rene J mag-compensate for the space that Falcons AP Bren got. Gusto ko yung ginagawa niya. Niyayamot niya si Ogwen. Tapon may, Falcons AP Bren din ba yon? Yung gumamit ng Grak against Sushin? Na though hindi naman siya naging effective kasi ang bilis ng poke eh. No, tama no? Kung hindi ako nagkakamali. Memory is loading. Pero yun nga guys, mayroong isang team na gumamit. Hindi ako nagkakamali, sila Ogwen din yung gumamit ng Grak against that Sushin na talagang hindi naman siya naging effective. Pero nakakuha dito si Few. There's a knock-up. Rene J trying to back away. First blood goes for the side of Team Aurora. Second, pero may bawi naman dito at the hands of Mr. Kyle. Pinabalik din gamit at Lampara. Yue, swabe lang yung pagiging aggressive dito ni Yue. Actually, ang ginagawa ni Rene J is tinatry niya mag-provide ng vision. Mm-hmm. Pero once na mag-level 4 na siya, pwede na siya pwede na siyang manipa talaga ng mag-pick off lang siya ng isa. So ngayon, vision gaming muna siya, information gaming muna siya. Pero mamaya, mayroon siyang pwedeng i-target dyan. Probably si Super Mario. Uy! Yan na nga ba? Ang ganda. Ang tagal niya maka-level 4. Kanina pa siya na for first rate. Tsaka napapansin mo ha, binibigay ba ito lagi ng Falcons AP Bren yung first turtle?
and third turtle na sila lalabas. Kung ganun man, yung gagawin talaga ng Falcons AP brand, it's all part of the blood. Ginawa nila to ng game number 2, naging effective. Let's see kung gagana rin. Kasi yung takbo mismo ni Caltizi, lumabas yung Lord dito, I mean, lumabas yung turtle, umalis lang siya. Diba? Hindi niya ata talaga nila eco-contest with the way of the dragon, alley-hoop combination, Ogwen is down for the next 5 seconds. Ayun na nga, level 4 na nga kasi si Rene J. And ito yung sinasabi natin kaya. Kanina kasi, wala siya, wala pa siya masyado magawa. Pero, Cho is actually one of the strong heroes ni Rene J. So, he knows how to go round and about. He knows. Let's see kung paano gagawing adjustment ulit ng Team Falcons. AP Bren, huge rotation. Blazing Duet just to clear things up. Super Marco trying to back away. Wala naman. Pero ay, sakto rin din dito. Yung Lampara, Ugi Sharu kill. Ang daming poke. Pero sakto rin na Sipa to control. Oops. But Rene J is down. Wala nakuhang kapalit. Pinabalik naman dito si Mr. Ogwen. Wild charge patakas. Small win for the side ng Falcons. Well, as for Aurora, talagang they're just doing what they can, no? Well, ang Falcons AP brand kasi, ang mas plano nila, yung patience gaming, and then mamaya na lang mag-online. Pero ang Aurora, medyo nasa Bira mode sila ngayon. Oo, oh, and yung ano nila, kumbaga yung firepower nila. Kung hindi natin, kung titignan nyo rin, no, yung fast 5 games or 6 games na itong Aurora, ang lakas nila sa early game. Yeah. Ito yung pinapractice nila. Kakaroon lang sila ng problema on how to close out the game. Yun yung minamaximize nila and dun din sila nagiging consistent ngayon. Rene J, very aggressive siya. Kahit may 3 deaths siya dito, may kita mo naman, yung potential threat na ginagawa niya. Alam niya even nga yung pagka-shadow kill kanina, nasisipa niya kaagad. Itong si Caltizi. So, nakamata rin siya kung paano yung gagawin or paano nila ipipick off yung rotation na ginagawa ni Caltizi. Actually, kinakabahan ako dyan, like kina Caltizi sa buong Falcons AP brand. Kasi, carefully planned yung mga galaw nila ngayon. Na talagang, yun nga, gaya ng sabi mo, Prof, binibigay lang nila yung first 2 turtles sa Aurora kasi meron silang ibang plano Meron silang pinaghahandaan in a different way. Suwabe, no? And umiigot sila onto the top. Caltizi for that dunk. Si nakukuha dito with the Domek. Sinalo lahat ng pwedeng saluhin. Minalas ka nga pero that Sipa kick to control Caltizi sa loob ng tore. It's not enough. Just in time para maka-bail out dito. 2-4. Every time sa inyo ang turtle, sa amin ang additional kill. Yes, kung tutuwasin na naman kasi malaking kawalan kapag yung gold laner mo pa mismo yung madelay. Diba? Kasi plus points pa yon para kay Super Marco. At Ogwen, pulado ka agad. May counter go. Aatras dahil wala pa siya dito. Ugi Shadow kung pinabalik na naman. Yun na wala kanina. Ogwen, right in front sa members dito ng Team Aurora. Dito na magmamatter kung lalaban na ba ang Falcons AP Bren para sa kanilang turtle take or talagang ikakapitalize ulit ni Caltizi na kunin etong si Doming dun sa top. It's either laban or pick off. Yun ang gameplay ng Team Falcons dito habang may sariling galaw mismo Aurora. Sobrang aggressive din dito Ni Caltizi. Grabe, no? Ma-burn lang yung Firaga armor. Sabi niya, ito, Channing Tatum lang. Susubukan lang natin. Pero mas pinili ng Team Aurora. Kasi alam nila, dyan magro-rotate mamaya si Caltizi. Yes. Kuha na agad sila ng tore. Tama lang din yung ginagawa ni Rene J ngayon na hindi niya na iniiwan. Uy! Si Doming, diba? Kasi once na iniwan niya si Doming, magiging very vulnerable siya kay Caltizi. Pero nakita natin dyan with a blazing duet. Ako po, Alpha Strike, Wild Charge to stop! Sakto naman with the penalty zone! Napapatras lang. Ibabalik ba? Yes, sir! Pinabalik! Ang dapat bumalik. Demon Kite is down. 1-for-1 exchange. Nakakuha ng Torres sa taas ang Aurora. Nakakuha rin naman ng Falcons AP Bren. Pero ang pwedeng gawin nila dito, pwede siyang sumalise para kay Mr. Caltizi nagkasalubong. Edward Ugi Shadow Kill. Ipop lang dito yung kanyang Firaga armor sabay bailout. Yue nagmamadali. Sabi niya, habulin ko to ha. Pagka nahuli ko to, babalik at babalik. Dahil alam niyo walang SS with that kick. Combination, the knockout, shutdown sa kamay mismo. Ganun siya kakumpiyansa, hulihin si Caltizi. Flicker bait para hulihin yun ha. Init. Hindi, pero very balanced pa rin talaga yung ginagawa ng Falcons AP Bren. Kasi nagsimula ito sa self-sacrifice ni Ogwen yung Firaga armor. Pero wait lang, kasi meron tayong turtle fight ngayon. Si Ogwen, boom! Medyo nang gugulo na naman. At mapupunta nga yung third turtle sa Aurora. Pero it doesn't matter. Kasi ang Falcons AP Bren, si Super Marco, siya naman yung nakakapag-push sa bandang itaas. Kumbaga may kapalit na naman, no? Na ginagawa. Pero dahan-dahan ng umaabante. May pabarya-barya pa isa-isang libo. Nakakatakot to ha. Then naka-game on talaga si Rene James. O makikita mo, every clash, talagang sisipat, hindi nagtitipid. Ayun na naman, na-knock up. Op,
Chani lang. Nakap, aatras ulit ibang mga members. US on point din yung pagpapabalik niya nung Lampara. Nakikita natin ngayon kung bakit hinayaan nila mapunta kay Flap TZ yung Teresla kasi alam nilang kaya nilang iwasan eh ngayon. So ngayon, ang Falcons AP brand, ang tinatry nilang i-maximize yung skills is yung Lilias kay Few. Pero medyo mamaya-maya pa yan masya magkakaroon ng malaking damage. Eh. Let's see kung paano gagawin movement dito ni ng Team Aurora. Parang nakakapagod yung ginagawa ni Renny J. May at maya talaga siya umiikot. Tinitignan ko yung galaw niya. Uhuli na naman isa. Trabaho lang. Tignan natin, hindi niya tinuloy. Pero in threat for that Way of the Dragon, lagi lang nakaabang. Kompleto yung kit niya. Meron siyang Battle Spell Flicker. Meron din siya Way of the Dragon. So aabangan lang natin kung sino yung pipiliin niya dito. Ayan na, nakapwesto na maganda si Renny J. Bailout na muna dito. Demon Kai doing a great job. Every time na umaabante, si Yue as well si Renny J, nakaabang din si Demon Kai for that follow-up crowd control. Nako, ito na, sama-sama silang apat. Conceal play. Counter go sila dito. Pwede nilang madalhin. Narandaman to nila Renny J. Kaltizi, inaabangan din kung sino liliko dun onto the top. Nakaabang si Renny J. Wala muna daw maingay. Nako, naispatan ni Renny J dito. Si Kaltizi, nakakitaan sila at atras muna. There's a vision. Good move for both teams. The discipline is there. Play safe lang ulit. Si Super Marco, hindi pa talaga siya sumasama sa mga clash. Mm-hmm. Kailangan niya lang talaga magpalakas, like magpakabusog, even like to the expense of a few, which is mamaya pa naman talaga kailangan yung mga takas place. Yung ano ah, yung XB dito, paring JP, actually, iba yung galaw ni Edward. Naging 1v1 na nga siya between Edward and Kyle TZ kasi hindi na pwedeng si ano eh, si Doming yung nagiging mag-isa. Mm-hmm. Kaya ang nag-sacrifice na lang ang na-FOMO na lang talaga dito si Edward. Sipa! At nagkamali ito. There's an error para kay Renny J. Na-burn niya yung flicker. May counter go. Renny J is down. Plus at penalty zone. Sakto naman with that last insanity. Flap TZ will fall down as well. 1-for-1 exchange para sa dalawang team. 6-6 ang ating score. Pero mas maganda minion wave control na meron dito ang Falcons AP brand. Aabante sila. Binato ng gate ni Ogwen. Aabante ba? Hindi. Talikod muna ibang mga members dito. Mumuntikan dito si Edward. Nakuha nila yung Tore. Right after that, open ang Lord para sa dalawang kupunan. Wala nang pakialam si Flap TZ doon kung magsasakripisyo siya ng buhay kasi alam nila, alam niya na mas kailangan ng Falcons AP brand ngayon yung space kasi the more na lumiit yung mapa ng Aurora, mas madali para sa kanila mag-set up ng team fight mamaya. Hindi ka pwedeng magkamali sa dalawang team na to. Eh, maingat na rin talaga sila parehas ngayon. Hindi nagkakalayo yung gold, oh. Mm-hmm. Maingat agresibo. hindi mo maintindihan yung ano eh, hindi mo maintindihan yung mood nila. Bigla silang bumibilis. Ito na nga, sabi, tatama ko na yung tamang sipa dito. Nakuha si Flap TZ. Sakto lang din ng kanyang Winter Crown. Last insanity penalty zone bago siya mawala. Damay-damay na to mga sir. Kaltizi with those four. Super Marco going in plus that summon force. Nilapag na dalawang miyembro ng Aurora. Nawala na lang bigla. Pababalikin pa ba dito ni Yue? Hindi. Stop na muna. 2-for-1 para sa side. Pero sakto lang kanyang black shoes. Balik na mismo. Si Yue na naipit dito. Normalings of when. Fronting in. Natakuha dito si Doming. 3-man down for the side of Team Aurora. That in and out. Clash. Exit. Fake move. Jump in. Kaltizi is doing a great job. 5-1-1 ang ating score. 7-9 in favor of Falcons AP brand. Nice patan niya eh. Nakita niya si Doming eh. Nag-out eh. Biglang sabi ni Kaltizi, mukhang masarap to ah. Tapusin niya natin. Grabe no, nung sumilip lang ng bagya. O malang kumindat lang eh. Tapos nakuha pa nila yung First Lord. Mm-hmm. Dahil doon, ang ganda ng space giving na ginagawa ng Falcons AP brand. Ito ang pinagbibidahan ni Flap TZ. Sinasakripisyo niya yung buhay niya. Dito nakakatakot ang ano ha, ang Falcons AP brand. Kasi naramdaman na nila yung micro. Na-feel na nila yung momentum sa side nila. E dito malakas sana ang Aurora eh. Doon sa early game eh. Pero pinagdadamutan sila ngayon ng Team Falcons AP brand. Look at Ogwen. Aabante ulit sila dito. E malaki ang potential na makuha nila yung turret dito sa gitna. Clear move for both teams. Aurora doing a great job. Swabe pa rin naman yung depensang pinapakawalan habang kabilang banda. Kaltizi on to the top. Clear lang din. Basag ng Tore and out agad. Yep, well ito ha, si Kaltizi hindi talaga siya sumasama sa mga team fight. Mm-hmm. And balik sila sa 1v1 nila ni Edward. Pero ang liit na kasi ng mapa ng Aurora ngayon. Anytime pwede mag-penalty zone yan si Flap TZ. Yun yung laging kaabang-abang lang eh, no? Yung bibigayin kang penalty zone. Ay, pumasok na din dito! Just in time! Killing spree! At hinugot mismo si Doming sa pinakalikod!
head sa base mismo, trying to escape. Pero si Kyle Tizzy, tinalon using that shadow. Sabi niya, konting silip lang, labas mula yung kaliwa mong binte. Sinapian hanggang sa base. Nag-miss to lang, Angela, si Kyle Tizzy doon. Talagang tinatarak-tarak lang. And going in for the GG push, pop that Firaga armor, summon force. Pinabalik din dito si Pew. Pero sabi, babalik din naman talaga yung buhay ko. Wala muna magawa. As of now, ang Team Aurora ubos ang kanika nilang mga tore. Ngayon, may option ang Falcons AP Bren. Let's wait for the next 70 seconds. Get that enhanced Lord and i-close yung laro. Matutroma na to si Doming by now. Talaga, hindi na siya papayag na maging mag-isa siya. Hindi na siya. Eh, kasi kanina, ang gusto niya lang naman mag-farm ng minion waves. Mm-hmm. Yun lang naman gusto niya. Eh, kaso si Kyle Tizzy kasi mabilis yung mata. So ngayon, pero wag na tayo mag-minion waves. Mas mahalaga na sama-sama tayo, guys. Tsaka, nandun naman yung part na nakatakas naman si Doming . Pero yung talon kasi niya, ang garan, layo. Sobrang ganong ka-aware or ang bilis ng luck hero. Tapos din yung damage talaga ni Kyle Tizzy, kaya yung hindi nakakeep up yung heal, yung heal sa base. Naka-BOD na yan . Talagang yun yung tingin ko yung kinumplete dito muna ni Kyle Tizzy bago magtuloy-tuloy siya ng hunt. 7-10 ang ating score. Ngayon, ang ginagawa dito ni Kyle Tizzy, nag-aabang lang din siya kung may maliligaw or susubok na magbigay ng vision para sa kanilang enhanced Lord. Sabi niya, huwag kayong magkakamali. Nakaabang ako sa inyo. And ramdam naman to ng Team Aurora. Ayan, pop that vision. Alam nila kung ilan agad yung nakaabang bago sila makatawid, papasok dito sa Lord. Ilalaban na ba? Tingin ko isusugal na to ng mga members ng Team Aurora. Nakaabang si Yue. Pulado ka agad. Summon force nila pag may counter go ba. Oops. Demon Kite going in. Maglalaho si Demon Kite dito. Ang kanyang alpha. Wala silang retry holder. Pop that last insanity. Meron siya immortality plus blazing duet pa uwi. Binaril na rin. Pati kakampi. Hindi na niya alam na nangyayari dito. Nakuha na ng immortality. May Firaga armor pa for that second round. Makukuha na rin ang Firaga armor. Edward is done. Going in for the GG push. And the game or the series itself para sa Falcons, AP, Bren, 2, 1. 3, 4, 3.